Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Welcome to another video, another vlog. This is Joyce D Vlog. Yeah. Yes, welcome again. Yes, for today's video, pag-uusapan natin yung trabaho ko as caregiver dito sa Japan. Yay! So yon, sa video na to, isi-share ko yung trabaho ko as caregiver, and this is based sa shift or sa oras ng pasok ko na ginagawa ko everyday in my life, everyday na pumapasok ako. So yeah, simulan na natin! Let's go! Let's go! Okay, yeah, I have two shift. Ayan, may dalawang shift ako. First is Seekin, which is 11 a.m. to 8 p.m. And the other one is 1 p.m. to 10 p.m. Ayan. So, dalawang shift yung meron ako na pinapasok everyday sa trabaho. Ayan. First, simulan natin sa Seekin, which is 11 to 8 p.m. Ayan. Start tayo dyan sa Seekin. As a Seekin, ayan, pumapasok ako ng 10:30. Kahit 11 pa yung time ko. Meron akong 30 minutes na inaalat para makapag-review, makapagbasa sa computer, and then sa mga notes na meron. Kasi kailangan ko siyang i-review kung ano yung nangyari kahapon, kagabi, ganyan. Kailangan ko siyang basahin ulit. And then, lahat ng pasyente or lahat ng matanda na hawak namin, kailangan kong basahin isa-isa kung ano yung mga nangyari sa kanila noong nakaraang araw. Ganon. And, of course, ayan, kasi mag-ayos pa rin ako ng sarili ko doon sa trabaho. Kailangan ko pa rin, what do you call this, basahin yung mga comment na meron sa group namin, sa mga matatanda na hawak namin, ganyan. Kasi, ayun, and it takes time para mabasa ko lahat siya, kasi nga, Japanese, 'di ba? Nihongo. So hindi tayo mga Hapon para mabasa natin siya in less than 5 minutes or in 5 minutes ganyan. Naglalat talaga ako ng oras, which is 30 minutes para lang mabasa ko yung mga dapat kong basahin. Ganyan. Tapos kapag halimbawa hindi ko naintindihan, I will use my phone. Ayan, meron doon Google Translate. Or pwede ko, may mga apps ako for Japanese to English, English to Japanese, ganyan. Para yung mga new words, new terms na hindi ko maintindihan or hindi ko magets, ginagamitan ko siya ng apps, ng application. And if, meron din kasi yung mga application na minsan hindi din tugma or hindi din siya match. Kaya, ayun, nag-a-ask ako sa mga Japanese na kasama ko para mas maintindihan ko siya. So yon. That's why pumapasok ako ng 10:30 kahit 11 pa yung start ng duty ko. And yeah, start ng duty ko is 11. So nasa floor na ako niyan. By 11 nasa floor na. So I need to, syempre, dun sa floor namin, merong chart which is i-check mo yung what do you call this chart? Chekuyo, parang ganun, chekuyo, or chart siya, which is andun yung specific job or specific na gagawin mo for that day. Yan, kasi every day, kahit seeking ka, merong paulit-ulit na ginagawa, pero meron din na, for example, Monday. By Monday, kailangan ko mag-prepare ng mga diapers sa stock room. So yon. Hindi siya ginagawa every day kaya meron kaming chart
para ma-remind kami kung ano yung dapat namin gawin on that day. Okay, so yon. So, nasa floor na ako. Start niyan is, i-check ko muna kung ano yung mga hindi pa nagawa ng Hayade, ng morning shift, ganyan. And meron din doon na specific na trabaho para nga sa sikin. So, sakop ng sikin, yung mag-megasuri, or yung mag-eye drops sa mata ng mga matatanda. So, yan, kailangan ko siyang gawin. And then, may mga matanda din kami na may ano, may oras sila ng pag-ihi na kailangan mo silang ipa-toilet, ganyan. For example, mayroong 11:30, ayan, kailangan mo silang ipa-toilet before lunch. Yung lunch kasi 12, so yun, kailangan mo siyang ipa-toilet. And then, trabaho din ng sikin ng 11 a.m. to 8 p.m. yung mag-check ng bed break, yung break ng bed ng mga matatanda. Kailangan din i-check yung bed sensor kung naka-align ba siya ng maayos, ganyan. And yun, kailangan mong ibangon yung mga matatanda na nakahiga pa before dumating yung lunch. And then after that, kapag okay na lahat, nagawa mo na silang lahat, ayan, darating na yung pagkain nila, which is manggagaling sa baba. Yan, hindi kami nagpi-prepare ng food nila. And dinideliver na lang yung sa floor namin. Ready to eat na siya, ready na siya. Ganyan. So, yun, mag-ano ako, mag-assist sa pagpapakain. And then, after kumain ng mga matatanda, dyan na mag-start yung toilet assistance. Or yung toire yudo. So, yun. Kailangan ko nang ipa-toilet yung mga matatanda, which is halos lahat ng matatanda kailangan namin ipa-toilet pag after ng lunch, ganyan. And then after that, ayan, may mga specific sila na recreation na ginagawa. For example, merong isa sa kanila na mag-exercise ng shoulder, ng neck. And then meron din isa sa nila na kailangan mag-i-exercise yung arms nila. And meron din na yung paa naman, yung i-recreation mo sa kanila or i-exercise mo, ganun. And meron ding isa na iba-iba. Meron ding isa na kailangan mo siyang kausapin, kailangan mong gumawa ng conversation, kailangan mong makipag-communicate sa matandang yon while kumakanta. Pwede mo siyang pakantahin kasi mahilig siyang kumanta, ganyan. Pwede mo rin siyang kausapin or mag-make kayo ng conversation or communication. Ayan, kailangan din kasing i-input sa computer. Ayan. So yun yung mga trabaho ng sikin after lunch. And then, next niyan is yung oyatsu, meaning break time. Ayan, meron silang merienda time, ganun. 3 p.m. 3 p.m. yung merienda time. So, yung merienda, manggagaling ulit sa baba. Hindi ulit kami ang nagpiprepare niyan. Ayun, isa-serve mo na lang ulit siya sa mga matatanda, ganyan. Tapos, i-re-record mo na lang ulit kung ano yung mga nakain nila, mga naihi nila, napupo nila, ganyan. Kailangan mong i-record sa computer. And then, after that, dinner na. Dinner is 6 p.m. pero meron kaming dalawang matanda na mas naunang kumain, which is 5 p.m. so yun, kasi sobrang bagal nila kumain. And then yeah, ganun ulit, same routine sa lunch. Magsiserve ka ulit ng food, mag-assist ka ulit sa pagpapakain, and then after that start na ng pagpapatulog. Before that, kailangan mo na silang ipa-toilet yung mga dikiru or yung mga kaya pang mag-toilet. Kailangan mo silang i-assist sa toilet, ganyan. Ayan. And then after that, itututbrushan mo sila, papalitan mo ng pajama, papalitan mo ng pampers, ng pad, ganun, whatsoever. And then, that's it. Papahigain mo na sila. After that, after mo silang patulugin, meron pang specific na job ang ginagawa ang sikin.
yun yung maglinis ng magbrush ng semenday or yung lababo, kung saan nagtututbrush yung mga matanda, kung saan nagwawash ng face yung matanda, ganyan. Lababo, kailangan mo siyang i-brush, ganun. Trabaho siya ng sikin. And then after that, ang trabaho ng sikin, i-input yung mga na toilet nila na kailangan nilang i-record, ganyan, sa laptop or sa computer. Yung ihi ng matanda, yung pupo ng matanda, ganyan. Kung meron sa pad, kung meron sa toilet, kung wala, kung meron, ganyan. Whatsoever. And then, if may special cases, like something happened, like accident, whatsoever, or meron kang na-observe sa matandang yon na hindi naman siya everyday na nangyayari sa kanya, ganyan, kailangan siyang i-input sa computer. So yun yung trabaho ng sikin. And of course, idagdag ko din yung kailangan i-check ng sikin yung from morning hanggang sa magpatulog ka, kung tama yung record ng mga ihi nila, ng mga pupo nila, ng foods nila, ganyan. Kailangan mong i-check kung ano siya, kung naka-record lahat. So yun. Ang haba, no? Pero yun yung trabaho ko as sikin, from 11 a.m. to 8 p.m. Ayan, hindi po pare-parehas ng trabaho ang mga caregiving facility dito sa Japan. Merong facility na nagbe-bed making ka, naglilinis ka, ganyan. Pero dito sa company ko, walang bed making, walang cleaning. Kasi merong specific na tao or may naka-assign talagang ano doon, staff na gagawa. Ayun po. So this video is for sikin only. For 11 a.m. to 8 p.m. shift lang. So mahaba na siya. So yun yung trabaho ko as a sikin. And yeah, masasabi ko na madali lang siya. Kasi no need to change the bed sheet of matatanda, ganyan. No need to clean their rooms, ganyan. No need to vacuum, ganyan. Kasi yun, may specific ng taong naka-assign for that. And then, pero na-experience ko siya before, dun sa, nung student pa lang ako, part-time caregiver, ganyan. Na-experience ko siya dun sa dati kong company. But dito is, no, I never experienced that since I started to work last year, 2020. Yes. Okay, so next video is for the kinship. See you there. And of course, guys, if you're not yet subscribed to my YouTube channel, please do subscribe to my YouTube channel. And I'll make more videos about caregiver, ganyan, dito sa Japan. And yes, pero yun nga, sinasabi ko sa inyo, I'm gonna share what I experienced dito sa Japan. Hindi po pare-parehas lahat ang mga caregiving facility dito. So this is based on my experience only. And yes, thank you so much for watching. Bye!